gagawa ng paternity test si Dr. RJ? Para kanino? May doctor patient confidentiality pa rin po kahit sa lab results. Nagkasakit si Dr. Tanyag. Nakalimutan na niya tungkol dito sa paternity test. Pasensya na po talaga, hindi talaga pwede. Trabaho ba talaga yung dahilan o naaalangan ka na nakikisama ka kay Carlos? Naku na, hindi po. Kakakausap nga lang po namin ni Tay Carlos eh. Sabi niya po na ayos niya po yung kwarto ko. Tapos kapag naayos na po eh, babalik po ako doon. So ang ibig mong sabihin, kapag naayos na yung kwarto mo, babalik ka na sa amin? Opo. Lo, alam ko naman pong may mga nagawang mali si Mami. Sorry po. Pinapatawad na kita. Bakit nanggaling dito si Lolo? Tinatanong lang po ng Lolo nyo yung tungkol po dun sa med technician natin. Si Fidel Panganiban po. Nandito po siya ngayon sa Apex. Nandito siya sa Apex? Lo, talagang punta ka na po talaga ng US? Oo, eh kailangan kong balikan yung inaasikaso ko dun eh. Eh, kailan po ba yung flight po ninyo? Para po masamahan ko po si tati pag hinatid niya po kayo. Ah, hindi na siguro. Sandali lang naman ako dun eh. At saka duda ako kung ihatid ako ng tatay mo. Hmm? Bakit naman po? Eh, nagkasagutan kasi kami tungkol kay Zoe. Pero hindi lang yun. Alam mo naman, talagang makulit yung tatay mo eh. Alam mo na, sabi ko sa kanya, unahin niya ang pakikipaghiwalay niyo dyan kay Moira. Pero ang gusto niya, pagsabayin yung annulment at saka yung pagbabalik doktor niya. Oo, gayon. Ako po, lo, sa tingin ko, kakayanin naman po ni tatay yun eh. Time management lang naman po yun. Saka diba, lo, dati po, nagkatampuhan na rin po kayo dahil sa ganyan. Nagkatampuhan po kayo dahil hindi niya po kayo sinunod. Ang sinunod niya po, yung abutin niya po yung pangarap niya maging doktor. Gusto niyo po ba mangyari po ulit yun na hindi po kayo mag-usap? Eh, ang gusto ko lang naman, eh, maghiwalay na kagad sila ni Moira ngayon pa lang. Ano ba namang mahirap doon? Eh, paano po yan, lo? Hindi po talaga kayo mag-uusap ni tatay bago po kayo umalis. Sige. Kakausapin ko ang tatay mo bago ako umalis. Yun eh, kung gusto niya akong kausapin. Oh, basta mamaya, pumunta kayo. Oh, sige, pre, mamaya. Sige, kita-kita tayo. Ingat, ha? Tama. Oh. Fidel! Doktora Tanyag? Andito pa rin pala kayo sa Apex? Why wouldn't I be here? Wala naman. Akala ko kasi nag-resign na kayo eh. Resign? Bakit naman ako magre-resign? Eh, pamilya ko mamayari ng ospital na to. Ay, oo nga pala. Sorry, doktora. Sige po, Doc Joy. Ah, Fidel, wait lang. Nakausap mo na ba si Lolo Pepe? Lolo Pepe mo eh, wala po akong kilalang lolo mo. Bakit po, doktora? May problema ba? Kasi hinahanap ka niya si Lab. Alam mo ba kung bakit? Alam mo ba kung bakit kayo hinahanap? Dok, hindi po. Sige po, aalis na po ako. Fidel, babalik ka pa ba dito sa Apex? Hindi na po. Napadaan lang po ako dito para bumati sa mga kaibigan ko. Bukas, alis na rin ako pa Australia. Australia? Oh, that's good. Australia's nice. You know what? Okay na kami dito sa Apex. Huwag mo na kami alalahan yan, ha? Sige, ingat ka. Ano, anak? Magkaaway ang lolo mo at si RJ? Eh, bakit daw? Hindi lang po sila nagkakasundo ni lolo dun sa sitwasyon po ni tatay tungkol kay Ma'am Moira at saka dun po sa pagbalik niya po sa pag-aaral niya. Ah, nako. Eh, dapat naman kasi talaga, hiwalayan na ng tatay mo si Moira. Pero alam mo, natutuwa ko kasi gusto niya ulit mag-aral. Parang ikaw lang po, Nay, no? Bumalik ka po sa pag-aaral mo. Sa tingin ko nga po, idol ka po ni tatay.
ko, hindi naman siguro, anak. Taka na, Lynn. Oo nga po. Excuse me po. Ubus na po yung IV ni patient Perocho. Ano pong to follow? Di ba naka-play na Ness S1 liter at 60 mm per hour po siya? I-discontinue nyo na po tapos change to Havlock na. Sige po. Ma'am. Ay, anak. Paano mo nga pala kukunin yung mga gamit na naiwan mo dun kay Carlos? Iiwan ko po muna sana tapos babalikan ko na lang po kung doon na po ulit ako titira. Kung okay lang po. Okay lang yung anak. Walang problema. Nalin, kung gusto mo, ako na maghahakot ng gamit mo na iwan sa bahay. Kung wala kang time. Tapos ihatid ko sa bahay niyo. Naku, Carlos, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Makakaabala pa kami. Hindi, Lilian. Baka mayroong importanteng gamit si Annalyn doon, di ba? Sa bagay. Baka nga mamaya may kakailanganin ka doon sa mga gamit mo. Then it's settled. Gusto mo mahal, mamaya samahan mo ko sa bahay. Para kuhin natin ang gamit ni Annalyn. Meron lang akong asikasuhin na pasyente. Tapos huwi na tayo. Ha? Here you go. Mami, bati na kami ni Lolo. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya, pakitang tao lang yung pakikipagbati ng Lolo mo sa'yo. Tapos, masama pa rin ang lagay natin. Ang sabi niya, basta hindi daw kita kampihan, okay daw kami. Di dapat pala. Bawas-bawasan natin pakikipagkita sa isa't isa. Baka mahuli pa tayo ng Lolo mo. Zoe, may problema ka ba? Mommy, I think Lola's up to something. What do you mean? He's doing something behind our back. Alam mo ba, nagpunta siya ng lab at hinahanap niya yung medical technician, si Fidel Panganiban. Sino yun? Kay Fidel ako nagpa-DNA test dati. Kaya ako nalaman na hindi si Daddy yung totoo kong tatay. Sa tingin mo ba may alam ang lolo mo? Hindi ko alam. Pero kung may alam siya, sigurado ako na si Daddy yung una niyang sasabihan. Asan ang lolo mo? Nagpunta siya kanina sa East Ridge. Dinalaw niya si Annalyn, pero ang sabi ni Joey, nakabalik na daw siya sa Apex. Bakit? Ano balak mo? Lynette, okay na ako. Tara na, kuha natin yung gamit ni Annalyn sa bahay. Carlos, pasensya ka na ha? Kasi na-move yung meeting ko dun sa pharma. Kaya pwede bang mauna ka na lang? Pero Lynette, may usapan tayo. Alam naman mag-isa akong pakialaman yung gamit ng anak mo. Alam ko naman yun, Carlos. Pero pasensya ka na kasi ang tagal ko nang nililigawan yung TSV Pharmacy Kung nagawa nilang mag-cancel, di gawin mo na sa kanila. Sigurado naman akong mas makakahanap ka pang maayos na kausap kesa sa kanila. Ano, Lynette? Ano mas mahalaga, yung kausap mo o akong asawa mo? Tama ka. Kung kaya nilang mag-cancel ng meeting, edi kaya ko din. Sabihin ko na lang sa kanila na hindi ako pwede today kasi meron akong lakad kasama yung asawa ko. I-text ko na lang sila. Sige.
Oka, doon tayo sa paborito kong kapihan. Ng binangkong hilaw na to pumunta. Salamat. Umupo ka akin ito. Tea, sir. Ito yung buhok na pagkukunan mo ng DNA. O, sige. Pupuntahan ko naman yung kapatid mo sa East Street, ha? Sige po. Ingat po kayo. Dito naman sa cup na ito, diyan mo makukuha yung isa pang sample. Salamat, Apo, ha? At mamimiss kita. Ano naman, eh? Napaiyak niyo po ako, eh. O, sige. Babay na. Doc Annalyn? Sorry po, pero kailangan na po kayo sa ER. Ay! Sige, wait lang. Ako na. Ay, sige, pino. Tatapon niya. Sige. Ito po, ah. Namiss po kita, love. I love you. Sige po. Pinala po ako. Sir Pepe, I hope you don't mind me asking. Konektado po ba ito sa dating pinag-DNA test natin? Hindi. Iba yan. Hi, Dad! Anong ginagawa niyo rito? Sige na, Kinito. Mauna ka na. Excuse me, sir. Ano naman pakialam mo? Eh, favorite restaurant ko ito. Ikaw, bakit ka nandito? Well, I was supposed to meet a friend here but I'm early. And since nandito na kayo, would you like to join me? Hindi na. Nawalan na ako ng gana nang makita kita. Kaya ang pinaplano ng matandang yun.
Hira ba yung mga gamit ni Annalyn? Tara, sakyan natin sa kotse. Carlos, pwede kayang kunin ko to kay Annalyn? Tapos i-display ko dun sa kwarto natin. Tingnan mo. Wag na, Lineth. Baka importante to kay Annalyn. Lalo na pag nai-miss ka niya. Sabagay. Grabe. Ang bilis talaga ng panahon, no? Parang kailan lang, baby pa siya, kinakarag-karag ko lang. Tapos ngayon, hindi na kami magkasama sa bahay. Ines, gusto bang magka-baby ulit? Carlos, ano ba yung pinagsasabi mo? Matanda na ako. Ano ka ba? Lineth, ano ka ba? Hindi pa tayo ganun katanda. Pwede pa tayo magka-baby. Gusto mo, ihatid natin tong gamit ni Annalyn. Tapos bumalik tayo agad dito para alam mo na. Alam mo, ikaw talaga puro kabiro. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo, ngayon na. Bago natin ihatid yung gamit ni Annalyn. Ikaw, puro kabiro. Alam mo, mabuti pa, ihatid na natin to kay Annalyn. Ikaw, kung ano nung sinasabi mo dyan. Halika na. Annalyn. Gusto mo, hatid na lang natin yung jacket sa bahay ng lolo mo. Hindi na. Sabi ni lolo, dito ka daw dalhin sa Apex eh. May coffee shop nearby. Gusto mo, antay na lang natin dun. Pwede naman. Let's go. Ako na siya. Annalyn? Zoe. Anong ginagawa niyo dito sa Apex? Wala, ibibigay ko kay lolo yung naiwan niyang jacket sa East Ridge. Bakit ano ba pinag-usapan niyo ni Lolo? Bakit kailangan puntahan ka pa niya sa East Ridge? Parang interesado ka. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Bakit? Kung ano man yung pinag-usapan namin ni Lolo, sa amin na lang yun. Yeah, Annalyn's right. Baka private yung conversation nila ng Lolo niya. And she doesn't need to share it with anyone. Kahit magkapatid pa kayo. Pwede ba? Huwag ka nang makisali dito. Why? Our parents are married now, and we're practically siblings. Wala naman sigurong masama kung ipagtatanggol ko lang si Annalyn sa'yo. Hindi si Annalyn ang kapatid mo. Ha? Why? Because you like her. You like her, di ba? Do you really want to be siblings with her? Paano mo siya niligawan kung magkapatid ka kayo? Zoe. Magkaibigan kami ni Harry. At wala namang sigurong problema kung tatratuhin namin isa't isa bilang magkapatid kasi step-siblings na kami. Kung naiingit ka, ba't di ka nalang makisali? Kapatid din naman kita eh. Nakalika na, kakain na tayo. Ay, sige po, Ninang. Thank you po, ah. Sorry nga po pala sa abala, Ninang. Anong abala ka dyan? Para ka namang ibang tao. Okay lang yon. Ay, teka muna na. Kailan ka nga pala babalik ulit sa bahay nila, Doc Carlos? Ang sabi po sa akin, pag naayos na daw po yung kwarto ko. Nakakahiya nga po, Ninang, eh. Dahil po sa akin, nasira pa po yung aircon mo. Di ka pa pong masunog yung bahay ni Doc Carlos. Ano ba yan, anak? No? Parang napakadaming aberya nangyari sa paglipat mo doon, no? Tsaka natulog ka pa sa bodega, naalala ko yon. Parang ayaw ka talagang palipatin doon, no? Ay, siguro naman, anak, nagkataon din lang yung mga pangyayaring yon. Kasi sigurado naman ako na magiging masaya si Don Carlos kapag magkasama na kayo ng nanay mo doon sa bahay niya. Diba? Oh, anak, ha? Pag doon ka na nakatira, huwag mo kami kakalimutan, ha? Mamimiss ka namin ni Chang.
Ninang naman, siyempre po hindi. O siya, huli ka na nga. Hintayin kita. Ah, sige po. Hintayin ka, Ninang. Maupo ka. Good morning ba talaga, Kinito? Sir Pepe, sealed pa po ang results ng DNA test. Ito po yung sa saliva example. Ito naman po yung sa hair sample. Ano sa palagay mo ang resulta? Sir, I just hope makuha po ninyo kung ano po yung gusto niyo maging resulta. Ang gusto ko sana, mali ang hinala ko. Dahil kung hindi, Sir Pepe, may ipag-uutos pa po ba kayo sa akin? Kailangan ko na po kasing lumipad sa US. I need to prepare yung mga bagay-bagay para po ready na pagdating ninyo. O sige, mauna ka na. Tawagan mo lang ako agad kung may problema, okay? Itong kay Annalyn. Match kami ni Annalyn. Salamat po, Diyos ko. Apo ko nga siya. Kay Zoe. Hindi kami match ni Zoe. Hindi ko siya kadugo. Ibig sabihin, hindi siya anak ni Obe. Kung magsama kayo ng maayos ni Doc Carlos, ibigay mo talaga sa kanya lahat ng gusto niya. Kaya gusto kong magkaanak tayo para maging ganap tayong pamilya. Bakit di ka ang sumagot? Nasaan si Obeng? Naiwan po ni Sir Arger yung cellphone niya. Kakaalis lang po nila ni Ma'am Giselle. Saan siya nagpunta? Sa Apex daw po. Kapag nagkaroon tayo ng sariling pamilya, sariling baby, hindi mo na masyadong mayimiss si Annalyn dahil may sariling anak na tayo. Hindi ko naman gusto ikaw makabahin. Gusto ko lang na makausap muna si Obeng bago tayo mag-usap. DNA test results to. Sino mong pinag-DNA ninyo?